Hello mga ka-legit Davor Cuts, panibagong updates po tayo patungkol po dito sa Tape Bulagta kung saan inamin po nila or legit no na magsisimula na ang malaking pagbabago or babaguhin nila sa kanilang programa. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates ngayong araw, of course nice ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davor Cuts po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. At ngayong araw nga ay pag-usapan natin ito, no, dahil pagpasok nga ni Atasha, no, na talaga nagtatraining hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin po ito, yung pagpasok po at yung pagbigay, no, pagbubulaga nito pong si Atasha dito po sa EAT na pinakabagong host at pinaka Gen Z na host, ano, dahil talaga masasabi mong baguhan talaga ito dahil wala pa po ni isa na mga tinatanggap na proyekto to. Talagang ang EAT pa lang ang una na mga projects na tinanggap niya. Una dahil po sa magandang kredibilidad, no, ng TBJ. And at the same time, alam po niya na talagang dito siya sa legit. Kahit po sinong noon time ay hindi niya tinanggap. Kahit sa ang noon time po siya kunin ay wala po siyang tinanggap na offer kung hindi sa EAT lang. So talagang good choice ang ginawa po ng mag-asawang Aga Mulak and Miss Charlene Mulak na talagang pinag-usapan online. Nag-trending din po yung mga reactions ng kanyang mga magulang matapos silang mapanood at pinasalamatan nga ng mag-asawang Aga Mulak at Charlene Mulak ang TBJ and EAT, no, for accepting their daughter, yung half na twins ni Andres Mulak, ano. At syempre po kasabay ng kanyang pagpasok nga nag-trending din po ito pong balita na talaga namang kabi-kabila ang news online na sinasabi nga na magbabawas na daw ng mga daily hosts ang Eat Bulaga at may cost cutting na, no? Sinabi po yan ng Abante, Remate, Philippine Star, Philippine Daily Inquirer, yan sa lahat po ng mga social media platform. Meron pa nga pong title na parang ano eh, parang Eat Bulaga, sabi niya ganun, ano, nagtatabas na. So, tapos syempre kasabay po ng ganito mga news online, eh nagkaroon po ng spekulasyon na maaaring isa sa mga biggest reason or legit na rason kung bakit sila nagbabawas ng mga tao dahil nagko-cost cutting po sila. Na bagay na pinabulaanan ni Attorney Maggie Abraham Garduque kasi isa sa mga vlogger na nagtanong sa kanya sa Marikina Regional Trial Court kahapon, tinanong po yung issue na ito. Siyempre, pinabulaanan to ni Attorney Maggie dahil hindi niya naman po talaga aaminin yan sa publiko dahil siyempre, meron po tayong tinatawag na pride. Hindi po nila pwedeng ibaba yung kanilang sarili dahil maririnig sila ng mga advertisers. Kailangan mabango sila sa paningin, no, ng mga advertisers. So dahil po dito, ito po yung bagay na babaguhin nila. May strategy sila ngayon. So kahapon po nakita natin na talagang nakadamit na pang-formal itong si Buboy. Tapos po si Betong Sumaya, ayan. So kung normal na nakikita natin sila araw-araw na parang normal lang din yung kanilang mga damit, yung kanilang mga forma, but this time iniba. Marahil naisip na rin nila ito, hindi lang para mag-cost cutting dahil alam nila na hindi talaga gets at hindi talaga sila sinusuportahan. So kailangan nilang mag-reinvent, kailangan nilang mag-create ng panibagong panlasa para sa mga manonood. Ayan, so nakadamit silang pangmayaman. So talagang pinaghandaan po nila kung paano sila ipipresent ng Tape Bulagta, no? Dahil gusto po nila na mas bumango, mas gumanda pa, no? Pero in reality, wala naman talagang 100% support na nakukuha. Siguro pinanonood lang po sila ng mga netizen, hindi dahil supporter sila, pero dahil parang ano lang eh, parang naku-curious lang if what's really happening, no? What's really happening inside that show? At nakita naman natin na sa online man yan at sa pre-TV, eh super bagsak naman talaga ang kanilang mga rating. At syempre, to the rescue naman po itong si Attorney Maggie Abraham Garduque. Sinasabi niya na hindi raw totoo na nauubusan na sila ng ads. Sinabi nila na almost 1 hour and 45 minutes daw na meron silang advertisement
advertisement na parang hindi naman natin nararamdaman. Kasi kung i-compare po natin yan sa advertisement na meron po ang EAT at It Showtime, malayong malayo po sa realidad yung sinasabi nitong si Attorney Abraham Garduque. Katulad ng sinasabi ko po sa inyo, yun po yung kanilang strategy. Para po talagang hindi sila iwan ng mga advertisers. So, meron pong isang nag-comment dyan sa comment section. Sinabi niya na iniba yung strategy. Sabi doon, ginaya daw nila yung strategy ng GMA Entertainment. O yung ano, yung gagawin That's Entertainment pala. Style My Monday Group, Tuesday Group, Wednesday Group, Thursday Group, Friday Group. Tapos yung Sabado doon sila kompleto. So, pinapaganda lang talaga nila eh. Kumbaga parang para mas ano, mas pleasing pakinggan. Mas ano, mas kapanipaniwala na talagang ano sila, na talagang na hindi sila nagbabawas, kung hindi ginrupo-grupo lang sila. Ang dinadahilan kasi ni Miss Abraham na karamihan daw kasi sa mga host di umano nila na mula daw na naging host ng It Bulaga o nitong generic Bulaga, eh dumami na daw yung kanilang mga projects, yung mga offer, which is bagay na hindi pa rin mapakapaniwala ang lahat kasi hindi naman po ganun kasikat yung ibang mga host, ba? Diba? So yun po yung kanilang pinapalabas nitong si Attorney Malu ay Attorney Maggie Abraham Garduque. So dahil po doon, yun yung kanilang strategy. Babaguhin nila yung strategy nila. Kung araw-araw napapanood nyo si Paolo, kung araw-araw napapanood nyo si Yorme sa Gisa Gedli. Ang alam ko kasing regular host lang talaga itong si ano, si Cisco, tsaka itong si ano, Paolo, kasi sila po yung meron pong kontrata sa tape, long term contract sa tape bilang host nga nitong brand ng generic Bulaga, no? So yun po yung ilan sa mga pagbabagong magaganap. So tignan natin, no, after a month kung makakatulong ba yung biggest changes na ginagawa nila. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa, dun sa ating last update kahapon, ano, na kung saan hindi pinagbigyan, no, ng korte ito pong si Mr. Romeo Haloso Sr. sa kanyang request. Sabi ni Bengbeng Santos, sa American Got Talent, yung gymnast nakasabit ang lubid sa leeg habang nasa air. So hindi naman pag-suicide lang yon. Kung sana sinabi ni Joey lubid na mang hindi naman eh. True. Ito naman po yung issue patungkol po dun sa lubid issue ni Master Henyo, na hanggang ngayon yun pa rin po yung pinupukol nila dito po kay Mr. Joey De Leon, na pinapaimbestigahan na rin naman ng MTRCB. Sabi naman po ni Ma'am si Marie Arellano, wala namang sinabi na sinasabit sa leeg ng tao, kundi mga bagay na sinasabit sa leeg, mapatao o hayop, pwede yung kalabaw, mga baka at iba pang gumagamit ng lubid. Kahit ako, may sasagot ko din yung lubid habang nanonood ako, ang babaw naman. Ay, true naman. True, no? Kasi po, syempre, ang nangyayari, katulad po ng sinabi ng ilan sa mga showbiz insiders, ang nangyayari po ngayon sa noontime, very hot eh. Ang tinitignan talaga at binabantayan yung pagkakamali ng bawat isa. So, yun po yung talagang very alarming, ano? Kaya konting kibot, isusumbong nila sa MTRCB. Sabi naman po ni Ma'am si Michelle Amor, sabi niya, what a lame excuse ni Haloso Senior, who has rap shit. I also use a cane dahil may osteoporosis ako and had undergone a left knee surgery, and my right knee is also scheduled to undergo the same surgery. At the same time, diabetic ako, but I don't make excuses na hindi ko mararating ang gusto kong puntahan. To top it all, I still drive my muscle car going grocery and visiting my son's family, which is 70 miles one way from my house. Also, very active ako going around for political reason. With regards to my weekend visit to my son's family, I made it a choice for me to visit them instead of them visiting me, for the simple reason that is good physical therapy for me. In short, laban lang ng laban, di ba? OMG, as usual, these losers are making every statement of PAT a big deal. True. Yun po kasi yung excuse na itong dating congressman na Romeo Haloso Sr. na nire-request niya po sa korte na kumaari po siya mag-testify using the through sa Zoom, na bagay na hindi po pinayagan ng korte. Kasi ang dinadahilan nitong si Congressman at na Romeo Haloso Sr., yung kanyang health issue. Pero hindi po kinatigan ng korte yon. So kahit po talagang pipilay-pilay siya at hindi na po siya halos makalakad, kailangan niya pong
kailangan niyang pumunta mismo doon po sa Marikina Regional Trial Court. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!